si Sir Melvin Mabulak, no, pag-usapan natin, paperless na daw ang pagbiyahe. Di ba, pag bumiyahe ka, bago ka makalis ng bansa, mayroon pang pila, may susulatan ka pa, na ibibigay mo sa immigration. Ngayon, paperless na daw, starting April 15. So this Saturday na, no? So alamin natin kay Sir Melvin, paano ho ba ito mag-work, Sir Melvin? Magandang gabi po. Good evening, sir. Magandang gabi po, Ma'am Doris, attorney, at sa lahat po ng ating nanonood at nakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mm-hmm. Meron po tayong meron po tayong bagong programa ang tinatawag natin, a travel system. Ito po ay ginawa natin isang digital single data collection na platform na kung saan alam natin kung tayo ay maglalakbay, kailangan natin ng arrival cards kung darating at kung aalis naman departure cards. Pero para natin mas mapaigting at ma-digitize, hindi na gagamit ng papel. Ang ginawa natin, ito digitize na. Mayroon na lang isa tayong link na doon tayo pupunta para doon na natin i-declare, especially po sa arrival natin, kasi kasama na po doon yung ating health declaration from the Bureau of Quarantine at saka yung ating information sa ating pagdating. But basically, this is for arrival at departure. Ginawa natin ito para at least mas mapabago natin, mas papipilis natin, mas friendly sa ating mga kababayan at mga pasahero na pumupunta sa Pilipinas at umaalis sa ating bansa. Pakipaliwanag lang, Sir Melvin, paano po yun? Digitalization na tayo ngayon, tama? Digitized na tayo. So paano? Anong gagawin ko? Kunyari, ako yung babayahe, anong gagawin ko? Saan ako pupunta na app or link? Opo, mayroon tayo, pupunta tayo sa etravel.gov.ph. Pagpunta po natin, magre-register tayo, may mga kailangang information na kung saan ating sasagutin. It would now include sa kung arrival natin, kasama na po yan sa mga katanungan ng Bureau of Quarantine. Kasi bakit po ginagawa natin to? Kasi we would like to establish an integrated border control. Kasi kung mayroon na tayong digitized na, in advance na, na-verify na natin, na-check na natin, may dero checking na natin, alam na natin na possibility itong taong to, mayroon pala itong dero, may blacklist o di kaya mayroon siyang warrant of arrest o hinahanap ng ating fugitive. Mayroon na tayong advance information. Pangalawa po, alam po natin pag darating tayo, kailangan natin ng health surveillance. Napaka-importante yan, especially during the time ng pandemic talaga. Kasi na-recall natin na nagsisimula pa lang yung COVID, di ba? Pag may dumarating sakay sa eroplano, hinahanap natin, sino ba yung katabi nito? Sino ang mga pasahero dito? Anong address nila? Diyan po isang challenge yan. Kaya itong ginagawa natin, this is one way of conducting health surveillance. At the same time, napaka-importante din po ito because this could be used for our economic data analysis. Alam po natin, yung darating sa bansa or aalis, may kategori yan. Ikaw ba isang turista? Ikaw ba ay residente dito? Ikaw ba ay citizen dito? At alam po natin, napakahalaga na nagkakaroon tayo ng measurement analysis ng mga turista na pumupunta sa ating bansa. Yung mga maalis na Pilipino, ilan ba yung ating mga OFW na umaalis? Ilan ba yung mga nag-migrate na sa ibang bansa? This is very important for our analysis para sa ating ekonomiya at para din mas mapabilis yung ating pag-analyze tungkol sa importansya ng ingress, the entry and the exit ng mga travelers sa ating bansa. Opo. Ang tanong ko lang, Melvin, hindi kaya prone to crashing yung ating system pagka ganyan? Sa dami po na... dami. Oo, di ba? Sa dami ng impormasyon na papasok sa inyo? Opo, kasama po yan sa ganitong proyekto, kasama po natin yung DICT. Kasi yung DICT, yan ang IT ng ating bansa. At kasama din yan, tinitingnan natin. Kanina, nagkaroon ng meeting with MIAA. At na-record nila for the last year, umabot ng more than 30 million yung dumating. At alam po natin, yung number ng mga passengers natin, kasama po yan sa tinitingnan at kakayahan ng ating sistema na para ma-store niya
At the same time, to ensure din na maprotektahan ang ating information. Kaya kasama din po ito, nagkakaroon tayo ng coordination with the National Privacy Commission. Kasi these are personal information as well. Correct, correct. Attorney? Hindi, merong inaayos si Attorney Mike. Pero yun nga, pero hindi mo sinagot, Melvin. Melvin. Baka naman mag-crash. Marami na tayong mga ahensya ng gobyerno na nag-digitize na. Pero time and time again, ang nangyayari, nagka-crash kasi sa sobrang dami ng mga gumagamit ng app or ng link na yun. O siguro, sige, aalis ako. Teka, hindi ako makapasok sa app dahil nag-crash ang system. Paano gagawin? Opo, may option pa naman tayo. Pag hindi, nagkaroon na inaccessible, no. May mga tao din kasi na hindi sila masanay sa tech, hindi tech. Oh, Mayroon pa din naman option na gumamit sila ng paper-based. Kasi we have to understand, mayroon mga instances na pwedeng mangyari. Ang importante, may backup tayo, may plano tayo. And that is very important sa implementation ng isang programa. So Melvin, ang tanong ko ay paano naman yung privacy, no? Kasi nangyari to sa Comelec before na na-hack yung kanilang database. Nangyari to sa even sa private companies, no? So paano natin masisiguro na yung data, datos ng mga pangkaraniwang tao kasi andun yung birthday, andun yung address, ang daming information, paano natin masisiguro na safe? Tama po kayo. Kasi kaya nga po sa implementation ito, talagang tutok kami, we are coordinating with National Privacy Commission. Recently, nagkaroon kami ng isang seminar how to conduct privacy impact assessment. Kasi dapat sa pag-store ng information, including the storage, the destruction, kasama po yan sa pinag-aaralan. Kaya napaka-importante, mayroon po tayong data protection officer na assign dito to ensure na ang information ito ay hindi magagamit at hindi maglilit at hindi mapapalabas ng hindi natin ng walang legal na inaalaw ng ating batas. But basically, we really are very concerned as well in terms sa data privacy protection. Attorney Mike, ano yung tatanong ko lang? Ano yung mga particular na mga katanungan na andun sa mga questions, mga katanungan na dapat sagutin? Baka hihingi pa po ba ng transcript of records? Yearbook. Yearbook mo, ang suking tindahan, yung mga ganyan. Pero mag-anon, hindi naman po. Usually, nakikita natin yung, usually, siyempre, information, yung pangalan, yung birth, yung passport number, nationality. May panahon po yung address po ninyo, yung contact number, kasama din po at sinasama din po natin dito yung mga katanungan sa Bureau of Quarantine, sa health declaration natin, kasi pinag-isa po natin. Kaya napaka-importante, there are sensitive information, kaya nga talagang sinisiguro natin that we are compliant with the Data Privacy Act of 2012. Okay. So Melvin, sige, go ahead, Ms. Doris. No, go ahead, Attorney. Ito, sa experience ko kasi, Sir Melvin, no, may mga website na nanggagaya ng legitimate websites. Tapos uunahan pa nila sa search. Kasi halimbawa, dati, I think One Health Pass yung experience ko na sinearch ko One Health Pass. Yung unang lumabas, sponsored pala. Nagbabayad sila para una sila lumabas sa link. So, kinlik ko doon, fill out ako ng form, tapos biglang, please enter your credit card number kasi may bayad daw. So doon, hindi ko natiloloy kasi sabi ko walang bayad yung One Health Pass. Pag-check ko, naku, peking website pala. So at least hindi ko natuloy. Pero marami daw iba na nagbayad eh. So anong safeguard natin dyan, Sir Melvin? Totoo po yan kasi marami pati mga kaibigan ko nagtatanong, may bayad po ba yung Kasi nangyari po talaga yan sa One Health Pass. At talagang ang atin lang sa ating mga kababayan na pumunta po kayo sa mga government website sa Bureau of Immigration o di kaya sa Bureau of Quarantine. At the same time po, doon po yung sinasabi ko, yung sa etravel.gov.ph. This is the legitimate official na link. Doon lang kayo pumunta. Paghihingan na kayo ng pera, huwag na po kayong tumuloy kasi wala pong bayad ito. Ito po ay serbisyo publiko. Inaayos po natin yung sistema ng gobyerno. Kaya we are doing this
And this is for free. Wala po itong bayad. At hindi hindi hihingin ang bank details mo, at Melvin. Tama po. Wala po tayong hilingin na bank details mo. Oo, pero pagka nagsimula na po itong paperless na sinasabi ninyo, ay ibig sabihin yan wala nang pila, wala nang ma-o-offload dahil sa haba ng pila? Hindi po natin, siguro makakatulong sa pila kasi at least wala na kayong, less na yung time, mas mabilis na, digitized na. But in terms sa inspection ng ating immigration, tuloy-tuloy pa rin kasi mandato po natin yan to conduct yung immigration formalities, particularly sa ating arrival at sa ating departure. Okay. So, all right.